Crane Crafts, good morning! Welcome back ulit sa ating channel. For today's video ay pag-uusapan natin yung price update dito sa akin ng photocopy, ng print, at ng laminate. Alam nyo naman, every year ako nag-update kung magkano na yung photocopy ko, yung print, at yung laminate ko. Ngayon, naisipan kong gawin siya dahil parang feeling ko ito yung right time dahil nagmamahalan na nga lahat ng bilihin, nagsisimahalan na sila. At share ko lang pala sa inyo mga ka-increps, may mga customer pa rin talaga na masyadong maangal, masyadong barat, at parang hindi nila alam kung ano nangyayari sa atin ngayon, na lahat ng bilihin nagsisitaasan. Hindi ko alam kung pinanganak lang sila kahapon, kaya hindi nila alam or hindi sila aware. Ayan, share ko lang sa inyo yung dating binibili kong isang rim ng hard copy, 155 lang ang bili ko noon dati. Pero ngayon, umaabot na siya ng 186 to 200 pesos ang isa. Ganito po yung binibili ko. Yan po, isang rim po ang lagi kong binibili. Kapag, rim po ang binibili ko kapag nag-photocopy dito sa akin. Minsan umaabot po siya ng 5 rim. Syempre, kapag bibili ka, mamamasahi ka, kapag mag-order ka, may shipping fee pa. Swerte mo na lang kapag na-less yung shipping fee mo, di ba? Medyo makakabawi-bawi ka. Paano ko nga ba na-handle yung mga ganyang klase ng mga customer? Minsan hindi ko na lang sila pinapansin, kasi alam ko sa akin din naman sila pupunta. Kasi wala naman silang ibang pupuntahan dito, kasi wala nang ibang nag-photocopy. Kung meron man, aakyatin pa nila. Syempre, minsan sarado naman din doon. Kaya, di na rin ako nakikipag entertain. Wala na akong minsan pag tinanong, ay ganon. Alam ko na ibig sabihin, no, namamahalin sila sa presyo ko. Kaya hindi ko na lang ine-entertain. Minsan naman, may time na patola ako na kailangan ko sabihin kung bakit nagtaas ako ng presyo para maintindihan nila kung bakit kailangan magtaas, ganyan, bakit ganito na yung presyo. Syempre, kailangan natin ipaliwanag na lahat naman ngayon ay nagmamahal. Kaya, hindi naman pwedeng sila yung masusunod. Nagdi-discount ako, pero hindi ako nagdi-discount na palugi ako. Syempre, sino ba naman ang papayag na nagnenegosyo ka, pero palugi ka lang, di ba? Wala namang ganon. Syempre, sayang yung effort mo, sayang yung mga gamit mo, eh, ba't nagnegosyo ka pa kung palugi lang din naman, di ba? Real talk lang po ito. Sinasabi ko lang kung ano po yung realidad ng pagnenegosyo. Sinasabi ko lang po, para maunawaan din ng ating mga viewers, kasi hindi naman po lahat ng ating viewers ay may sari-sari store or may photocopy. Syempre po, lahat po kasi dapat ng ginagawa natin, inaalam din natin kung malulugi ba tayo sa negosyo or kikita tayo sa negosyo. Kaya pag may mga customer na bida-bida, hindi ko na lang ina-entertain. Ganun po yung pag-handle na namin ngayon. Bahala na po sila. Bahala na sila kung dito po sila sa amin magpapa-photocopy, magpapa-print, or magpapa-laminate. Basta fix po yung binibigay namin presyo sa kanila. Ayun po. Sana natin sa price update, mga ka-increps. Yung dati ko palang presyo ng photocopy ay 2 pesos. Yan, 2 pesos po ang short and A4. Pagdating naman po sa long ko dati ay 3 pesos. Pero po ngayon, nag-umpisa po talaga ako mag-price increase mga October ata or November last year. Kasi naramdaman ko na yung pagtaas ng ink, at ng bond paper. Kaya nag-decide na ako last year pa lang. Nakalimutan ko kasi kung October siya or November ko siya tinaasan. Basta nasa ganong buwan lang ako nag-update ng ano, or nagtaas ng presyo ng aking photocopy. At ngayon po kasi lahat na ng photocopy ko ay ginawa ko ng 3 pesos. 3 pesos po yan. Pero depende pa rin po yan kung back-to-back po yung ipapagawa nila. For example, yung PSA birth certificate po, di ba? Minsan po kasi may second page yan. So, pag gusto po nila
na ipa-photocopy yung back-to-back. Kunyari po, ito yung una at ito yung likod. Ayan po. Ginagawa ko po yung 5 pesos. Opo. 5 pesos po yan. Mapa-short man po yan, mapa-A4 at mapa-long po yan. Ginagawa ko po silang 5 pesos na back-to-back. Ganon din po kapag long. Ay, mali. Ganon din po kapag card na po ang pinapa-photocopy nila. Ganon din po ang presyo ko. Pero pagdating naman po sa print, ayan po, katulad po ng ganito, may mga sample kasi ako dito na nagkamali ako, kaya may mapapakita ko sa inyo. Pagkatulad naman po ng ganito, ang presyo po ng ganito ay pag buo, ganyan po, or kahit hindi naman talaga buo, basta nakikita ko na maraming ginagamit ang colored, yan, pag ganito po ay 7 pesos ang presyo. Ganyan po. Pero kapag buong-buo po yan na may kulay na short, ang presyo ko po dyan ay 10 pesos. Yan, 10 pesos po ang ganyan. Pero kapag mga ganito, mga 1/4 na lang natitirang white, ay ginagawa ko pong 8 pesos. Ganun po. Bahala na po sila kung kukunin nila or hindi. Sasabihin muna namin kung magkano yung presyo namin bago namin i-print kasi may mga customer na kapag nalaman na nila, hindi na nila kinukuha. Nakakaloka, diba? Sana nakakonsensya sila. Char! Yan. Wala na akong example ng ibang ano. Pero pag long naman po na buong-buong may kulay ay ginagawa kong 15 pesos. Para sa akin po, maganda yung pagkakaprint na itong G2020 naming printer kasi maganda talaga yung quality ng pagpiprint nitong G2020. Yan po yung ginagamit kong printer ngayon. Minsan ko na lang po nabubuksan si G4010. Yan po yung kauna-unahang printer na naipundar ko nung nag-umpisa po ako dito sa akin sari-sari store. Magpa 5 years na pala yung printer na yan ngayong July. At nagdagdag na ako ng panibagong printer para madagdagan at magamit ko. Hindi lang lagi nagagamit si G4010 kasi napapagod na rin siya. Ngayon naman si G2020 yung ginagamit ko ngayon. Maganda yung quality niya. Kaya feeling ko or sa tingin ko, tama lang yung pressure na binibigay ko sa kanila. Ayan, magdako naman tayo sa laminate. Yung laminate naman po kapag mga teen ID or PhilHealth ID ay 25 pesos po ang presyuhan ko. Pero kapag mga health card po, yung health card na binibigay sa mga City Hall ay 35 pesos po yung ganon. Pero pag mga vaccine card po, yung katulad ng vaccine card ng Quezon City na medyo malapad, parang size po niya ay mga 4R. Ganon po, 4R ay 40 pesos na po yung presyuhan ko ng ganon. Letter A4 or long na laminate naman po ay ginagawa ko po siyang 70 pesos. Ganon po ang presyuhan ko ng laminate ko ngayon dito sa akin. Kasi ang taas po ng bill ko simula nung ginagamit ko tong coif, tumaas po yung bill ko. Kaya dun po ako nag-a-adjust ng presyo sa laminate ko. Ayan. Tapos magdako naman tayo sa presyuhan ng aking mga meron ako dyan sinabit na price list ng aking mga photo paper ng kung paano at kung magkano yung presyo ng wallet size ng 3R, 4R, ganyan-ganyan. Papakita ko sa inyo. Ayan mga ka-intreps, yung ginawa kong price list. Kung makikita nyo, yung 2R na yan, yun yung wallet size. Ang presyo ko dyan, pag 4 pieces ay 35 pesos. Kapag 3 pieces ay 25 pesos. Dati kasi, ang presyo ko nyan ay 3.20. Pero tinaasan ko na siya kasi ang mahal ng ink ko ngayon. Tapos yung 3R, 2 pieces, 35 pesos. Yung 4R naman ay 2 pieces, 40 pesos. Yung 5R, 1 piece, 45 pesos. May mga nagpapagawa niya, mga yan. Wala naman nag-aangal ang presyo niya kasi maganda naman yung quality ng pagpiprint ko, kaya hindi na sila nag-aangal. Pag A4 naman ay 65 pesos. Ito nga pala yung mga laging pinapagawa sa akin pag asa. Ito yung mga card nila. Yan siya. Ang presyo niya ay 30 pesos. ID, ito siya. 8 pieces, 30 pesos. 2x2, 30 pesos. Pag pinagsama mo yung 1x1 at 2x2,
30 pesos din sila. Tapos, meron pa ako dito mga ka-encrypts na presyo. Eto, para matitignan na namin dito. Yan, 2x2, 4 pieces, 30 pesos. Plus 5 kami pag nagpapascan sila ng ID nila. Kasi yung iba kasi, hindi na nagpapa-edit ng kanilang mga ID. Pinapascan na lang nila yung mga dati nilang ID. Kaya lagi ako nagpa-plus 5 pesos. Ayan siya. Yan ang aking presyo sa yan, pag formal ID, mga ka-encrypts, 40 pesos talaga yung presyuhan ko niyan. Pag passport, 6 pieces, 30 pesos, laging may plus 5 kapag mag-scan. Ganyan po kami dito sa aming sari-sari store. Ayan mga ka-encrypts, yung presyuhan ko. Kung gusto nyo naman na gayahin yung presyo ko, pwede naman, screenshot nyo na lang yung mga pinakita ko sa inyo. At ayun lang mga ka-encrypts, yung ishare ko ngayon na update dito sa aking photocopy. At ayan, nakapaglabas tuloy ako ng mga rat-rat ko sa aking customer. Pero okay lang yan. Dahil ganun talaga sa pagnenegosyo. Lagi talaga may magre-reklamo. Kahit naman din tayo, nagre-reklamo tayo, di ba? Dahil mataas yung presyo. Ganun din sa kanila. Wala tayong magagawa. Ganun kasi ang nangyayari ngayon. Kaya tanggapin na lang natin at huwag tayong huwag natin silang hahayaan na sila yung masusunod sa mga gusto nila. As a business owner, tayo dapat ang nasusunod sa ating business. At ayun lang mga ka-encrypts. Thank you for watching. See you again sa susunod nating video. Bye!